Hello everyone! Welcome back to our channel! In today's video po ay nagsipag-sipagan tayo. Habang nanonood ng live selling, magtatanggal na ako ng mga pebbles dito, ng mga damo-damo. Gusto ko kasi pinturahan na to at malinis na ito, makuskus ko. Kaya gusto kong matanggal na yung mga bato dito. And then, iripat ko na lang or tanggalin ko muna dito. Aayusin ko or pupunuin ko muna sila ng mga lupa dito. Para naman magamit natin. Kaya may dala akong balde habang nanonood ng live selling. Ayan o. Meron palang ano dito, garden shop ng mga common, semi-rare and rare na mga philodendron or kahit na anong house plants. Ngayon ko lang napansin, habang nag-e-edit ako kanina, may nagla-live selling na dumaan sa wall ng Facebook ko. So, nag-mine ako pero yung ano lang, yung mga mumurahin lang. Nanonood ako habang naglilinis. Baka sakali may mga ano ko eh, may mga magustuhan ako. May namain ako sa kanyang sisus. This color, 200 pesos. Medyo maikli pa lang siya or hindi pa ganong kalat. Pero carry na, mabilis lang naman si sisus this color mag-lash. Dapat pala may katulong ako dito. Ang nilagay ko kasi dito before, more putik. Kasi noong hinukay to, inayos tong wall na to. Hindi kasi ganito yung wall niyan before. Dito inilagay yung mga lupa. Kaya lang putik ang lupa dito sa lugar namin. Iniisip ko, lagyan sila ng mga ano, yung alam nyo yun, mga golden barrel, ganon. Kaya lang, ano, eh may mga dog. Baka kutkutin. Wow. Look nyo yung wizard, oh. Grabe po yan. Pati yung ilalabas niya. 5-5. Gustong-gusto ko to. Isa to sa wishlist plant ko. Kaya lang, kakakuha lang natin ng Pink Princess before sa Cagayan de Oro. Kaya, hinay-hinay. Pero gusto ko talaga si Blizzard, ah. Ganda niya. At saka si Paraiso Verde. Ang gagawin ko dito sa mga bato, papakuskus ko to para pumuti ulit. Kaya lang ang color kasi ng mga bato na to is grayish. Kaya hindi ko alam kung puputi pa siya. Ang dami pa naman ito hanggang sa dulo. Inano na siya o din na muna. Ay, yours po, Ma'am Daniel. May usap puno po tayo, ha? Sobrang ganda ng variegation. Hala, may nakakuha ng Blizzard. Sayang. Marami akong napapanood sa ibang bansa ng mga video sa YouTube na yung mga floor nila na nilalagyan nila ng stone, pinapatungan muna nila ng tela para yung mga bato hindi siya lulubog sa lupa. Kaya lang wala akong tela dito. Ang nagamit ko ditong bato before, mga 8 bags. Tapos nag-order ulit ako ng mga 7 to 8 bags na white pebbles. Kasi etong mga nilagay ko dati dito ay gray ang kulay niya. So kahit malinis siya, mukha siyang madumi. Kaya lang yung mga white pebbles na in-order ko wala pa eh. Dito pa rin tayo sa garden at lumipat lang tayo ng pwesto kasi nagre-repat ako dito. And ipakita ko sa inyo yung mga namain ko sa live selling. Malapit lang kasi dito yon kaya pinakuha ko agad doon sa service ko. Ayan o. Oh. Ayan ang duck feet. Nirepat ko na rin siya and then pole. Bumili na rin ako sa kanya ng pole. Dito ko lang muna siya ilagay.
And ito pa yung isa kong nabili sa kanya, Sisus Discolor. Ayan, medyo maliit siya pero mabilis lang naman siyang lumaki. Katulad si Duckfeet, medyo mabagal kumpara kay Sisus Discolor na mas mabilis siyang lumaki. Ayan o, maliit pa yung mga dahon niya pero ipinol ko na kasi para ma-establish na siya sa paglalagyan ko soon. Kasi wala pa rin yung aking pinapagawa dun sa garden na lalagyan ko ng mga white pebbles. And then, eto, namain ko din sa kanya, si Red Sun, 250 pesos lang. Ay, hindi ko pala nasabi sa inyo yung presyo. Ayan o, si Duckfeet, namain ko siya ng 600 pesos. Ayan, matagal na ako naghahanap nitong Duckfeet na to. At sa kanya ako nagtanong. Nagtanong ako sa live selling. And happy ako na meron pala siya. Ayan, gumagalaw konti yung pole niya. Hindi ko pa siya nalalagyan ng bato. Tapos itong si Sisus Discolor na to ay nabili ko lang siya ng 200 pesos. Ayan. Hindi siya dyan nakalagay. Naka-pole din siya. Ang ginawa ko, doon sa kanyang vine or doon sa pinagkakapitan niya, tinanggal ko yung pulupot niya para mailipat ko lang siya. And then, next ay itong si Red Sun. 250 ko siya nabili. Ito lang nabili ko. And then, nakasali ako sa raffle. At nanalo po tayo sa raffle. Ito, oh. For the second time, nanalo tayo sa raffle. Kasi yung una, kay Arid and Aroids ng Tetrasperma. Tapos ngayon, rubber tree or rubber plant na compacta ang napanalunan natin. Thank you so much po. First time kong mag-ano sa kanila eh, mag-mine kasi dumaan lang siya sa wall ko. And then sabi ko, oh, malapit lang dito sa amin to ah. So, ayun. Yun yung ending. Napamine at nagkaroon na idea na meron pala ditong malalapit na garden shop. At nagre-repat ako kanina pa. Ayan o. Oh. Ito, ire-repat ko na dito eh. Lalagot. Ito oh, ano ba to? Manjula. Pakita ko sa inyo na malapit. Meron kasi mga halaman dito. May manjula dito and enjoy. Mga potos. Alis yan na. Kasi merong nagpadala ng pots before, si Sasha's Plant World. And then gusto ko pare-pares yung pots nila. Tapos dito sa baba, tingnan nyo naman, may mga philodendron. Itong mga philodendron na nakikita nyo, ayan yung na-order ko before sa kay, ano ba yun? Jen Nadella ba yun? Jenny Nadella. Nalilito kasi ako sa kanila. Magkakaiba to guys. Kasi ito, nabili ko siya, si Dark Lord. 300 lang dito, malapit sa amin. Hanggang dito lang siya, oh. Tapos ngayon ang haba na. Ang pangit yung tubo niya sa dulo kasi naaarawan siya ng todo doon sa pwesto niya. Tapos, etong isang to galing siya kay Green Trees, si Red Emerald. Not sure kung ito si Red Emerald kasi kamukha niya si Red Anderson. Alam ko ito si Red Anderson eh. Ayan o. Pre sa atin to, isang ano lang, isang ano ba tawag dito? Bulb. Cutting, kasi nga umorder ako ng mga ganito. Madami akong inorder, Red Majesty, Subastato, madaming mga cuttings, and then ito lang yung nabuhay. Ayan na, magkakadikit na nga. Ire-repat ko na sila kasi nagkalapit-lapit na yung ugat nila sa isa't isa, and then nagka-molds na to, oh. Ayan, kasi pala, nung nagdidilig ako, tapos dun sa area na pinagdidiligan ko sa kanya, may tumutulo. So, na-stack yung tubig. Pero gustong-gusto nyo na may tubig, papalitan ko na lang kasi pure cocopit tong gamit ko sa kanya na may konting vermicast. Ito hindi ko na siya i-re-repot pala kasi may pumice na siya. So dadagdagan ko na lang siya ng potting mix. Pati to, hindi na rin natin pala to i-re-repot. Ayan. Ito lang mga to. Nakalimutan ko na kung anong pangalan niya. Habang sinisipag tayo, mag-repot-repot muna. Ay, dapat pala huwag ko munang i-repot lahat kasi ito ay baka magkamali tayo. Huwag to. Itong kailangan natin i-repot. Tingnan nyo yung ugat niya, oh. Lumabas na. Yan. Tapos ito ding isa. Tanggalin natin yung mold.
Di ko na puputulin yung ugat niya. Ibubuhol ko na lang siya ng ganyan. Oh, di ba? And then kailangan natin magdilig, pero nag-check kasi ako dito ng mga may bulaklak na aglaw. And then ito. Pakita ko sa inyo yung ating may bulaklak na chai chol. Ayan o. Ginugupit ko kasi talaga guys pag may bulaklak. Ilang araw na din to eh. Ito o. Itong chai chol na to, ginugupit ko siya dito o. Yan, ganyan. Ito pa. Ayan o. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pag ang ating aglaw ay meron siyang bulaklak, ginugupit ko rin po siya. Ayan, ganito yung itsura ng bulaklak niya. Hawig lang din ang sa caladium, pero yung caladium kasi mas mahaba yung bulaklak niya. Ito yung sa caladium, ito yung sa aglaw. Tabi muna natin dito. Tapos, ito yung itsura ng bulaklak. Baka kasi magkamali kayo ng gupit. Ganito yung itsura ng dahon. Ayan o. Pag bulaklak, nakatupi. Kahit tumaas siya, nakatupi pa din. Pabuka siya ng pabuka. Pero mga lalaman mo naman pag bulaklak or dahon yung lalabas. Iurong ko lang tong mga caladium na to, mga aglaw, doon sa dulo kasi medyo luwag pa dun sa dulo. At dito na lang muna sa may bandang harapan yung ating mga anthurium and philodendrons. Ito din si hybrid pink emerald, meron din siyang bulaklak. Gupitin na natin. Ayan na, napagod na ang lolo nyo at kakalahati pa lang yung nagagawa ko. Tignan nyo, oh. Tignan nyo yung daming kalat. Charan! Iniurong ko lang tong aking mga caladium at mga aglaw. Tignan nyo, sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Ay! Ano ba yun? Ay! May order nga pala ako. Nagbablog ako. Teka lang, may bisita ako. Chat-chat ka sa akin. Nagulat nga din ako sa pag-ingin ko yung kape. Pagunta ka, sabi ko may... Mamaya ko ng gabi yan aayusin. For sure ako, bukas ko na yung matatapos. Ay, hindi siguro. Malalagay ko sila dun sa mga lagayan nila, pero bukas na ako magwawalis, magbabacuum. Itabi muna natin to. Nag-ano lang ako, tinatamad na ako maglinis at saka magtanim. Kasi, pinagluto ako ng merienda, spaghetti, oh. Meron akong niluto spaghetti, and then, ano to, lumpiang Shanghai nung savory. Kasi, nung nag-takeout ako doon, meron pala sila nung parang sa Chowking, yung ready to cook na Shanghai. So, pawis na pawis ang lola nyo. At ito, oh, ang mahal kasi ng kilo nito, diba? Nasa 250, tapos doon lang sa nanay ng friend ko, nanay ng friend ko. Sa friend ko, 150 lang per kilo to. Kaya, bumili ako ng 3 kilo. Tapos, mag-steak tayo mamaya. So, nag-marinate lang ako. Ilagay natin sa ref. No rice tayo. So, mag-mash potato ako. At syempre, bago tayo mag-merienda, ay mag-shoutout muna tayo. At yun na lang naman yung gagawin ko. Mag-ano na lang ako doon. Magwawalis, magbabacue. Madali na lang yung patong-patong ng halaman. Shoutout po kay Daisy Murillo. Hello po! Kay Reggie De Leon ng Nueva Ecija. Kay Derek Reyes, happy birthday po advance para sa July 28. Kay Anna Cristaline Mata, happy birthday po sa July 24. Kay Mary Krish Dionisio, happy birthday din po. Kay Josepa San Pedro. Kay Argeline Dumalag from Siquijor, Visayas. Kay Christian Jade De Jesus from Cardona, Rizal.
kay Abigail Canlas ng Pampanga, at kay Rowena M. or kay Teacher Weng. Thank you so much po sa panonood sa ating vlog. I hope you enjoyed it, and don't forget to give it a thumbs up if you like it. Subscribe to our channel, Ken Candelar, if you want to, and also click the bell para ma-notify kayo pag may mga bago akong upload. Thank you and see you on my next video. Bye! Kain tayo!